What's up mga boss? At nandito nga tayo para pag-usapan, nabasa nyo na sa pamagat, para pag-usapan itong tinatawag nilang Kendrick Lamar ng Pinas. At wala ngang iba kung hindi itong si ShantiDope. Sa mga hip-hop dyan, no, sa mga nakakapansin sa kanya, sumisikat na nga itong si ShantiDope dahil nga, kung di nyo alam, itong si ShantiDope ay ang protege ni Sir Glock 9. Kaya siguro hindi na nga tayo magtataka kung magaling nga itong si ShantiDope. Ngayon, gagawa natin ng reaction video. Itong performance niya sa Wish 107.5 kung saan kinanta niya yung kanta niya na pinamagatang ng pangalan niya. Guess nyo? Ito nga no. Titignan nga natin kung deserve niya nga bang tawaging Kendrick Lamar ng Pinas. Ito na pa, panoorin na natin itong video niya kung saan nag-perform siya sa Wish 107.5. Black 9 agad. Ang ganda ng lyrics niya. Ganito yung ano eh, minsan na lang pumasok sa mainstream rap yung mga ganitong uri ng kanta. Yung may tinutumbok talaga, yung talagang may laman, no? Kaya siguro nakakumpara din to kay Kendrick Lamar. May laman nga yung mga kanta niya. May laman to eh. Yung tiis lang anak sa parang minumog na sinigang. Sa mga tulad kong mahirap lang, no? Alam natin yung mga ganitong uri ng kwento. Tuloy natin. Ayos. Ah, shit. Ganda ng lyrics niya. Ganda ng lyrics niya talaga. Mga nakapanood na neto, yung flow niya, ang ayos talaga. Yung mga ito yung tinatawag kong hype song para sa akin. Kasi kapag nakakaring ako ng mga kanta na ganito yung flow, no, yung talagang nakaka-boost ng vibes. Sabihin ko lang sa inyo, no, na kapag naririnig ko nga yung kanta ni Kendrick Lamar na Humble, lalo na sa intro kung saan binanggit niya yung una niyang A, doon nakaka-good vibes talaga. Talagang nagu-good vibes ako pag naririnig ko, no. Ito siya, ate. Pe-play natin. Weakness, you gotta see this. Yeah. I remember syrup sandwiches. Diba? Diba, no? Yung mga, yung flow na sinasabi kong nakaka-good vibes talaga. Kaya, parang nakuha niya. Nakuha ni ShantiDope yung ganong uri ng flow. Parang, may pagka-Kendrick Lamar nga. Tuloy natin. Yun talaga ni Glock na yung gumawa ng ano. Chorus. Sa totoo lang, pag pinakinggan natin mabuti yung lyrics nung chorus, no, parang may pinupunto si Glock 9. Alam naman natin si Glock 9, no, may ilig siya gumawa ng kanta na may ibig sabihin talaga. Na kapag pinakinggan mo, kala mo yung mabababaw na salita niya, wala lang. Pero sa totoo lang, yung mga kanta ni Glock 9, yung mga malalim na ibig sabihin po talaga, no. At yung chorus niya dito, parang may ibig sabihin pag in-analyze natin masyad. Mamaya analyze natin pagkatapos. Galing, no. Alam ko, bata pa to eh.
Kuha niya talaga yung flow, promise. Yung flow na nakaka-good vibes, yung parang sunod-sunod yung pasok ng salita. Tapos saktong-sakto sa beat. Bawat dulo ng sentence, talagang may ibig sabihin. Galing. Kendrick, Lamar nga, no? Parang may meaning talaga, no? Ay, tagal nag-iikot. Ayun nga, ibig sabihin, kung napakinggan nyo yung dulong-dulong lyrics nung kanta, no? Ibig sabihin nga si Glock 9 dun sa chorus niya. Kasi kung iisipin natin, sinabi niya dun sa dulo na dapat, karapat-dapat siya kung iiwanan mo. Tapos ang chorus niya, ang tagal-tagal niya na nag-iikot para hanapin kung sino yung nagsusulat. Basta yun, yung sinabi niya sa chorus. Shit, parang ang ibig sabihin nito, total, protege nga naman ni Glock 9 itong si ShantiDope. Siguro nga, no, parang naano ko lang na siguro pinapasa na ni Glock 9 yung parang karir niya dito kay ShantiDope. Ang tanong nga dito, kung malaki Kendrick Lamar nga ba itong si ShantiDope, no? Yung tanong natin, para sa akin, oo. Oo eh, kasi yung flow ni Kendrick, medyo kuha niya yung flow na talagang nakaka-boost ng good vibes eh. Kuha niya. Tsaka yung si Kendrick Lamar, yung mga sulat niya din kasi, may ibig sabihin, talagang may laman, hindi lang basta-bastang pampayabang lang, di katulad ng ibang kanta. Talagang may gusto siyang ipunto dun sa lyrics niya. At ito nga din yung nagagawa na itong si ShantiDope. May punto po, no? May punto yung lyrics niya kung papakinggan natin ng maayos. Kung hihimayin mo yung bawat lyrics, may ibig sabihin. Siguro kung galing ka sa hirap, kung laking hirap ka, maintindihan mo yung lyrics niya. Na yun nga, ayos. Tsaka sinubukan ko na rin pakinggan yung ibang kanta nito ni ShantiDope. Halos karamihan sa kanta niya, medyo kuha niya yung kung paano mag-rap si Kendrick Lamar. Pero syempre, hindi natin pwedeng ihambing siya kay Kendrick Lamar agad. Kasi nga, syempre, Kendrick Lamar yun, ano, malayo na narating ni Kendrick Lamar, no? Sa mga hip-hop dyan, alam nyo kung gano'ng kagaling magsulat si Kendrick Lamar. At itong si ShantiDope, ay pwede natin sabihin siya yung Kendrick Lamar ng mga bandang 2011, ganon, nung pasikat pa lang si Kendrick Lamar. Pero hindi natin alam yung mangyayari sa career na itong si ShantiDope at kung ano pang mga kanta ang pwede niyang ilabas. Kasi may talent talaga, kitang-kita natin yung talent. At nung napakinggan ko yung ibang kanta niya, di naman sa ano, no, sa mga fan ni ShantiDope dyan, siguro naman, di kayo ma-offend. Kung sasabihin kong, dun sa kanta niyang nadarang, medyo may dating siya ni Ron Henley. Sa totoo lang, pakinggan niyo yung kanta niyang nadarang. May dating dun na yung rap niya parang kadatingan ni Ron Henley. Ron Henley yung best friend ni Looney. So yun nga, no, nasagot natin yung tanong na, karapat dapat nang tawagin Kendrick Lamar tong si ShantiDope. Oh, pwede. Pwede. Nandun na lang, no. Salamat sa panonood po sa inyo, no. Salamat po sa inyo sa panonood, no.
Kung nag-enjoy ko yung panoorin to, eh, subscribe to my channel po, Paolo Tomenes Vlog, para sa mga susunod pang video, sa mga susunod pang reaction. Thank you guys. Peace out. ShantiDope, Kendrick Lamar ng Pinas. God bless, bro.